hindi pa na-expose, hindi kang gagawa ng raid. Ilang beses na-expose yun eh. I think, in fact, minsan nag-isip pa ng statement si Mayor, si ba Mayor niyo? Mayor Magalong. Mayor Magalong na noong una hindi niya in-admit na may pasugalan, and later on, in-admit niya na may pasugalan, pero wala siyang kinalaman doon, wala siyang control. Kaya nga PNP may control kung sinasabi ni Mayor Mayor Magalong, wala siyang kinalaman doon, then dapat PNP. Yes, sir. Like Francisco Bulwayan Jr., City Director ng PNP Baguio City. Talamak ang sugal dyan sa Baguio City. Ano bang pinanggagawa nyo? At in fact, may mga video na mga sugal, pati mga bata, mga kasugal. At although, after na ma-expose yan, eh nagkaroon kayo ng konting rib. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ano nangyari po sa, di ba, meron kayong confidential funds? Intel funds? Bakit hindi mapigil-pigil maubos yung illegal gambling sa Baguio City? Yes, sir. The video was aired, I think, last year, and we have made several operations already, and several preventive measures that so that the those operations will be eventually stopped. What preventive measures meron kayong inilatag, sir? Since the areas are pre-identified, we made a patrol and other police presence to make sure that the gambling operations, which was reported last year, was will not recur. Kung hindi po talaga expose, sir, napabayaan nyo lang yon. Eh, buti na na-expose. So, hintay nyo pa ma-expose, samantalang we know for a fact na meron kayong intel fund. What do you call it? Intelligence fund? Or confidential fund po. You have confidential funds. How much po yung confidential funds natanggap nyo? The confidential nyo? Fund of the city PNP government is 2 million annually, sir. 2 million annually? Yes. So, don't tell me, dun sa 2 million, hindi nyo nakakapa yung mga nagpapasugal dyan sa Baguio na talamak before the raid happened. Kung hindi pa in-expose, kasi paulit-ulit in-expose siya sa social media, saka pala kayo umaksyon. Ba't kinakailangan pang ma-expose? So, yes, several of the part of the fund is utilized for illegal gambling operation, and a bulk is for counterinsurgency, anti-illegal drugs, and anti-criminality. I know that, pero still, sir, maski na nga po yung ano eh, yung nagtitinda ng mga kakanin doon, alam na alam kung saan yung pasugalan. Don't tell me, mas magaling pa yung mga bata kaysa sa inyo. Yung mga paslit, alam na alam, meron doon sa video, mga bata nanonood sa sugal. Come on, pagtatawanan kayo sa PNP dyan. Diba? Alam na ng lahat, pero kayo hindi nyo alam. Police kayo. Yun yung sinasabi ko na, kung hindi pa na-expose, hindi kayo gagawa ng raid. Ilang beses na-expose yun eh. I think, in fact, minsan nag-isip pa ng statement si Mayor, sino ba Mayor nyo? Mayor Magalong. Mayor Magalong na noong una hindi niya in-admit na may pasugalan, and later on, in-admit niya na may pasugalan, pero wala siyang kinalaman doon, wala siyang control. Kaya PNP may control. Kung sinasabi ni Mayor Mayor Magalong, wala siyang kinalaman doon, then dapat PNP. Yes, sir. After that, we have several operations already, and it appears sa CIRAS namin that we have actually several operations against illegal gambling. Yun nga, sir. Kailangan pang paulit-ulit na expose doon sa video ni Melo Yap na isang vlogger. You know, siguro kailangan si Melo Yap. Yes. Right? Oh. Ilang ulit niya yon in-expose, saka kayo nag-grade. Several times niya, ilang video muna inilabas niya eh. Diba? Hinamon pa nga ni Melo Yap si Mayor Magalo. Diba? Maging si ano, si Congressman minsan, in-expose pa yun. Wala rin kayong ginawang grade. Diba? Bakit, sir? Diba, in-expose pa ito ni Congressman Marcoleta? Oh, after Congressman Marcoleta did expose yung illegal gambling activities sa Baguio, wala kayong ginawang raid. Did you? Or did you not? Meron tayo sa several raids already, sir. Since last year, sir, we have several raids already. Kaya nga, kung several raids, bakit paulit-ulit pa rin? Baka hindi nyo kinukunong, kaya... Yes, may admit that we cannot secure every square inch of our city, but we assure you that if there are any illegal gambling operations reported to us, we had immediately conducted interventions to that effect, Your Honor.
Okay, General David Peredo Jr., Regional Director ng PNP. Okay, magandang hapon po, General. Good afternoon, sir. Ito pong challenge ko sa inyo. Meron po akong mga source doon sa Baguio. Dapat po gawin natin, General, na one-strike policy. Kapag meron kaming nabidyohan ng source, yung source ko makapag-video ng isang pasugalan lang, okay ba sa iyo, Colonel? I-relieve ka? Yes, sir. Very good. So I'll talk to my sources doon sa Baguio na masid-masid na at mag-video. Mm-hmm. Okay, according to Philippine Star, meron daw mini casino sa tabi ng PNP headquarters sa Baguio. Kaya mga hinuli niyo puro mga small time. Ito sa Philippine Star. Oh, mini casino sa tabi ng PNP headquarters. Nag-operate. Sino itong operator na ito? We will look into that, Your Honor. Oh, sana man na. Sabi mo sa amin, Your Honor, nahuli na namin yan. Yes, sir. Yes. Sir. Buti pa we'll Philippine. Assure you, sir, that we will take action. So, ibig sabihin, mas magaling pang reporter ng Philippine Star kaysa sa PNP. At ang nakakatawa nito, sa tabi pa mismo ng PNP headquarters. Pero siyempre, lilipat ito ngayon, of course. Nakikinig to, yung mga kapatid, lipat na tayo. Nag-guess mo? Kaya ito yung hamon ko, General Pedredo, at sa oras na yung source ko makakuha ng, siyempre, ebidensya, video especially, na may pasugalan, one-strike policy, i-relieve ka, Colonel. Relieve tayo ng relieve. Diba? Okay sa'yo, General Pedredo, sir. Yes, sir. We have a process to do that, sir. Anong process po yun? May one time na pag nahuli yung station commander, sir, i-relieve ng CD. Anong nahuli yung station commander? Ibig sabihin, kasi sir, yung illegal gambling, hindi naman ganun kalaki ang Baguio. Buti sana nationwide, Philippines, so NCR, hindi naman ganun kalaki, maliit lang yung Baguio. Kasi, paulit-ulit ang balita kasi, malaki na po yung natatanggap na tong kung sino man protector nito, mga protector. Okay? So, ang sa akin lang, kung talagang gustong patigilin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, what I'm just saying here, kung talagang i-implement ng PNP to the book para to stop illegal gambling, kaya. Diba, yes, sir? Yes, sir. But may process nga, sir. Kaya yun ang susunod namin, sir. Kilala naman po ng lahat ng gambling operator. Kilala po ng PNP yan. You agree, Colonel? One way or the other, identified nila kasi paano ko collect ang PNP ng tong kung hindi nila kilala kung sino yung operator. Based po sa database only the... kaya nga nyo po naroon. Kasi alam nyo kung sino yung operator na yun. Kasi paano mo ma-raid yun kung hindi mo alam kung saan sila? Yes, based sa intelligence report, sir. Kaya nga. Diba? Ay, kung hindi para na-expose. So yun ang sinasabi ko, General, from now on, sa Baguio, pag nakuha ko na sabi mo na raid, malinis na. So, sinasabi mo yan, Colonel Bulwayan Jr., malinis na. Wala na. Wala pasugalan. Pati itong mini casino. Okay. Pag yung source ko babalik sa akin na may ebidensya na patuloy pa rin, I'll submit it to General Peredo o kung hindi, better off kay Chief PNP para marilib ka. One-strike policy. Okay, sir? Yes, sir. Thank you very much. Okay ka doon? Yes, sir. We'll follow the guidance. Okay. Hindi naman po ito at ako ay nanawagan sa lahat ng mga tao sa iba't ibang probinsya, siyudad na meron kayo nakitang illegal gambling activities, sumbong nyo sa amin para mapatigil natin. Ang concern ko kasi dito, kasama na rin kasi mga bata. Sa mga color game, makikita mo mga bata tumataya. Diba? Yung mga bata na ito, matututo magnakaw. Matututo silang gumawa ng illegal para lamang makapagtaya. So yung mini casino, tigilan natin to ha, General Peredo, pakisabi kay Colonel. Yes, sir. Okay. Oh, bago lang to, February 18, 2024, sa Philippine Star. O, si Artemio Dumlao, Filipino Star ngayon, February 18, 2024, 12 a.m., madaling araw niya isinumite. O,
linggo-linggo ang pag-raid ng Baguio Police sa mga maliliit na sugalan. Itong Miyerkules, tatlong na edad na babae ang hinuli dahil sa pagtutong its o naapektuhan sila, etc. So patong its oh, saan ba yung mini casino? Minensya pa niya rito eh. Oh. Naglipa na naman ang mini casino sa Central Business District ng Baguio. Oh, di ba? Nakakubli na po sa malapit sa building ninyo. So work on it, ah, Colonel sir. Yes sir, we have read the article of Mr. Dumlao actually, and we have submitted to him the validation report that we have conducted. So ibig sabihin umaksyon kayo dun sa article niya. Yes sir. Very good. Oh, so kung hindi pa pala si nagano si Mr. Dumlao nag-expose, gumawa ng expose, hindi pa aksyonan. Sa tabi pa mismo na inyong police station. Sana ma. Gan. Oh, di ba? Buti pa si ano, si Mr. Dumlao na taga Maynila. Alam niya ang aktibidad sa Baguio. Buti pa si Melo Yap na taga Maynila, alam niya yung mga nangyari sa Baguio. Kayo sa taga Baguio na mismo, headquarters yung mismo, tabi ng casino, mini casino, hindi nyo alam. Yung mga na-expose niya na areas is wala actually malapit sa aming mga stations. Maybe sa mga substation siguro, but in our headquarters, we okay, substation, regardless, headquarters or substation, at least, pero at least sinabi niya, sa malapit sa police station, whether substation or headquarters. Police station pa rin yan. Nakakaya naman. May nangyaring illegal activities. Diyan mismo sa tabi nyo. Yes, sir. Tabi mismo ng inyong substation. We also regret that during that time, the whole month of February was the celebration of the anticipated Panagbenga. So we might have remiss on our operation against illegal gambling, but we have made a certain request on the ensuring the peace and order during the festivities. Okay. Kaya nga po, next time, Colonel, huwag nyo na pong hintayin mga taga Philippine Star o Melo Yap o kung sino man dyan sa social media ang makakita o makarating sa kanyang kaalaman at mag-expose siya ng pasugalan dyan sa Baguio. Don't wait kasi nakakaya. Di ba?